for the grace of God which is given you by Jesus Christ. That in everything we are enriched by Him, in all utterance and in all knowledge. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. So that we come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Sabay-sabay po. God is faithful, by whom ye are called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa bagong book na naman, Panginoon, na pag-aaralan, Panginoon, every Thursday, Bible study, Panginoon. We pray na palagi niyo po ang aming pag-aaral. Makarating din po, Lord, mga gustong makatid, Panginoon, na gustong naghahanap ng inyong katuwiran para nga po magamit tayo sa iyong buhay, Panginoon. Mga binata, dalaga, Panginoon, na kailangan nila ito, Lord, para planuhin ang kanilang mabuhay. Makita namin, mag-reflect kami dito, Lord. Gusto namin maging tapat sa inyo, Lord, dahil kailangan namin ng material, kailangan namin ng examples, bad and good. So I pray na ito namin dito, Lord, sa church. Sulat, Panginoon, ni Paul, Panginoon, yung lingkod sa mga taga-Corinthians, na hindi sila perfect church, but sila po yung church, nevertheless, may mga kasalanan din dito, may mga tagumpay, may mga ginawa silang tama, may mali, Panginoon. May kita namin namin sarili dito, Lord, so I pray na kayo po yung mag-mamuna sa amin, puso't isipan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, good afternoon po ulit sa lahat. Gusto kong mag-internet kasi sino may paborito na itong book na to? By the way, bad, ito pala yung hindi ko pala testing to, ha? Pero bad. Pero maganda, magana lahat. So kasi titingnan po natin yung ating mga famous verses, napakarami dito sa Corinthians, 1 and 2 Corinthians, okay? So, may alam ba kayo? Sige nga. Quote nyo. Go. 1 Corinthians, 2 Corinthians. Meron po. Oh, saan yan? So, tingnan dito sa ating ano eh. Nilook up ko kanina pero hindi ko rin ano eh. Siyempre, wala. 2 Corinthians 5:17. Wala lang pa. 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ano pa? Yung 1 Corinthians 2. Yan, buong chapter ng 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 15. Kung yung 13 is the love chapter, yung 15 is the resurrection chapter. Napakarami doon. 15:15, 15:17, 15:58, 15:57 din. Ito, tingnan yung mga dito. Corinthians. Ano pa? There hath no temptation taken you, but that which is common to man. Dito ba yun? Oo nga. Ano yan? 10. Okay. Yan. 13. Siyempre yung 13. Yan. 5:17. 2 Corinthians 13, siyempre. Ano po yan? 5:21, yan. Yan. Okay, yan. Resurrection chapter din yan. So, ito, 2 Corinthians 4:9. Persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Very famous. May kanta pa dyan eh.
ito, 12:9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. Napakaganda, di ba? Pero again, nasabi ko kanina, itong church na to hindi perfect. Ang daming may kasalanan nga dito. Maraming mga pagtatalo-talo. 5:12. Yan, di na masyadong famous, pero alam din natin yan. Ba't nagkaroon ng Psalms? Yan, ito. Inabisado natin ito, di ba? 1 Corinthians 6:19. Yung ating body sa temple of the Holy Spirit. So, yun lang. So, dito tayo ngayon. So, introduction lang muna tayo kasi binabasa ko na napakalalim. So, dito tayo sa introduction, pagpapakilala sa Panginoon at sa yung mga characters dito sa Corinthian Church. Okay? So, sabi dito, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and Sosthenes our brother. So, pwede natin makita dito is pakiano nga yung bata. Pinanood nyo pa eh. Pakiano nyo na. Nay, nasa si nanay? Nagsundo. Mainit ba dyan? Di naman. Okay. Sabi dyan, called to be an apostle. Eh, pag sinabing apostol po, special office yan. Sa kanila, yan di tayo naniniwala na meron pang apostol ngayon. Pwede na sabi apostol, mababaw na definition. Ang apostol yung sabi lang is sinugo ng Panginoon yan. Eh. Pero kung malala nyo sa gospel, sinabi doon, yung 12, di ba? Lagi din nabanggit 12. So, special sila, hindi sila katulad lang ng ibang tagapaglingkod ng Diyos. Okay? So, disciple sila, then they named apostle. So, pero, kaya special to si Paul ngayon, siya yung apostle. So, paano siya naging apostol, eh? Pumasok siya sa eksena, nasa na? Sa Acts na, di ba? So, pero, kaya naniniwala ako personally din, si Pastor, laging sinasabi rin yun. Kasi nga, kung malala nyo, yung 12 disciples, 12 apostles, yung isa? Judas eh. So, kaya mapapaisip ka, tapos may pinapangako sa Panginoon, pagdating natin sila, yung mga Hudyo kasi, naniniwala ako, magre-reign ng Panginoon sa Israel, sa bagong Israel, bagong Jerusalem, sino yung mga leader doon? Dati kasi yung mga Hudyo, yung Israel nga, 12 tribes, nabanggit before, pero nakita sa New Testament na, yung 12 na, sabi. So, hindi lang pwede kasama si Judas doon, di ba? So, tayo, magiging siguro, kung ano gusto yung bansa, hindi tayo mag-rule. Pero sa Jerusalem, sila. Kasi sila yung, chosen nation dati. Ngayon, tayo na lang. Pero, anyway, yung gusto ko i-point out na si Paul, parang siya yung pumalit kay Judas. Hindi siya Judas, ha? Pero sa position, eh, opisina kasi ng apostol. So, kaya napansin nyo dyan, siya ay, madalas niya sinabi yan, siya ay apostol. Hindi siya basta-basta. Amen? Pero sabi dyan, through the will of God. Again, pag ikaw, ayaw ko, kasi nangangarap mong magpastor dito sa Denver, yan ang gusto maging pastor dito. The future. So, nabanggit ko na sa mga ilang panahon sa inyo, no? Hindi yan na pinaghahangaran na para bang, kasi ngayon, nagiging ganun na kasi. Kasi nga, iba na, nasanay tayo, mga pari yung pope nila, tinataas. Kasi yung mga leader nila, tinataas. So, tayo, parang ganun na rin. Taas din natin yung pastong. Kasi, di ba? Ikigaya, no? Maganda naman yung igalang nyo, pero yung di natin tinataas. Again, yung susunod sabihin, itong posisyon ng apostol, opisina ng apostol, napakaganda niyan. Okay? Pero, sabi doon, through the will of God. Hindi niya pinilit yon. Okay? Na-attain niya yun dahil talagang ginusto ng Diyos. At saka, kinualify niya rin naman sarili niya. At sabi dito, Sosthenes our brother. Kilala niyo ba si Sosthenes? Hindi masyadong kilala, di ba? Pero binanggit. So, bakit binabanggit? Kayo ba gusto niyo lagi binabanggit pangalan niyo? Nabanggit ko last time yung iba, ganun eh. Umiiling si Denver. Depende, di ba? Eh, kung pinupuri ka ba? Denver, the... palakpakan po natin. Ito po. We acknowledge the presence of ating dakilang kapatid. Ayaw mo nang ganun. Nakakahiya minsan, di ba? Kasi hindi naman kailangan lagi. So, nakatabi ng iba ba dyan, ano? Pakihayos. Sira na kasi yan, eh.
Anyway, gusto ko sabihin dito, minsan gusto natin yun, di ba? Pero gusto natin sa magandang bagay tayo. Binabanggit, okay? So, pansinin nyo dito, dalawa sila. So, sa mga ibang apostol ni... Apostol? Sa ibang epistle ni Pablo, kung sino yung kasama niya, of course, kasi letter yun. Kung sino yung kasama niya nung time na yun, binabanggit din niya. Kasi either siya yung mag-messenger or siya yung nagsulat ng epistle. So, konting ano lang, no? Maganda yung makasama ka yung pangalan mo minsan, di ba? Again, yung iba dyan, nagbabae dyan, para lang mailagay yung pangalan nila kung saan. Kasi, minsan, pag sikat ka, minsan may kasama ng honor yun eh. Kahit di ka naman ganun. Ganun yan eh. So, maganda yung sinasabi ni Denver, maganda rin yung huwag nating panghagaran. Okay, na gusto natin lagi nila banggit, pupurihin. Pero mangyayari, mangyayari yun. So, gawin mo lang yung mabuti. Amen? Sino naasal dito pag sinasabi ko, ito, makulit to, ito, di ba? Ayaw nyo nang ganun, di ba? So, kasi, ayusin nyo yung ano natin, attitude natin. Okay. Proceed tayo, unto the church of God. Okay, pag sinabi unto, ito pala ay, again, ha, letter lang po to. Nung unang panahon, nung sinulat ni Paul to, hindi niya inisip na may giparta ng Bible, but, dahil nga yung Christianity is talagang hiwalay na sa Judaism, sa dating, yun nga, sa Israel, kailangan nila ng document na para bypassan nila at yung aral hindi mababago. So, yung mga letter na to, total, punong-puno naman ang doktrina to, ginawa nila ngayon, New Testament Bible nga, okay? So, kausap niya again, yung mga taga-Corinthians. So, nasan nga ba ang Corinthians? Nasan natin ditong, para lang ha, makita natin. Maps. Nasaan na ba yung mga maps ko? Okay. Alala niyo pa yung mga maps natin? Yan na lang. Anong map yan? Yan yung seven churches of Asia. Nasaan yung Corinthians? Corinth pala. Nasaan? Nasaan? Dito banda yan eh. Actually, yung Asia na yan. Dito banda yan. Tingnan natin ibang mapa natin. Ah. Sa Greece, di ba? Yan. Okay, nakita nyo po dito sa bandang kanan. Kita nyo, Achaia, yung taas. Macedonia yung buong place yan eh. Parang sa Greece. And then Achaia, and then Corinth. Nakita nyo po? So, nasa yung Jerusalem? Nandito, sa kaliwa, sa baba. Ay! Hindi, nawawala kasi minsan eh. Jerusalem, ito. And then, ito na nga, ito, Jerusalem. Okay, dito yung nagaling yung church, di ba? So, mapansin nyo, ang gospel kumalat. Okay, kung naalala nyo, hindi nyo naibutang sa iba, wala kayong Acts. Matapos naman yung Acts, na-persecute sila sa Jerusalem, Judea, eh, yun naman lang mamatay. So, sabi ng Panginoon, pag pinersecute ko sa isang city, alis kayo doon. Punta kayo sa ibang place. Yan ang sabi, okay? Kaya, ginawa nila, talagang kumalat sila hanggang Africa po, nakarating sila doon, hanggang Asia. Pero dito talaga sentro nung first century Christianity. So again, yung Corinth is nandun. Malapit sa Greece, anong uso sa Greek? Siyempre, mga paganism. Diba? So, sige, pasok mga taga-C6, kala ko maaga kayo. Sinong wala? Nakalimas. Kanina, aga niya eh. Anyway. Sinong bago? Ito, may wala nakita to. Ah, hindi ba? Si Makmak is F. Sherwin din. Bago na naman buhok mo ah. Uso ba? Ito si... Jamie po. JB. Okay, ito. Ivan. Ito, kilala ko na ito eh. Ito, sino ito? Ha? Adrian. Ikaw yung Adrian. Okay. So, nakita ko rin yung magulang nito ni Carl. So, pumuntaan ko rin yung mga magulang niya. Salamat dito kayo. Nasaan na si Laika? Hindi na pinayagan. Mag-bike? Umuha na kahoy. Doon sa ano? Okay. Sige.
So, nakita niyo na po yung Corinth, ha? So, again, para maintindihan niyo lang, mga bata, especially may mga star dyan, eh, ginamit natin kasi sa Revelation. Mga lugar, dati, ang pangalan ng church, hindi yung walang pangalan yun ako noon. Iglesia ni Cristo. Generic name yun, di ba? Silang ginagawa nila parang, ito ang tunay na church dahil ito ang pangalan. Hindi ganun yan. Kaya nga dati, the church in Philadelphia, ganun lang ang ano nila, kasi nga, wala pa naman ibang church doon. Tsaka isa lang ang church noon, yung tunay na church. Kung meron bang humihiwalay, hindi pa ganun ka, alam mo, nakakilala. So, kaya ang pangalan nila nang gagaling sa lugar nila. Kasi ang church kasi is such assembly. Okay, pag nagtipon-tipon, katulad ngayon, pwede sabihin itong church of San Mateo. Okay, kaso ang dami ng church San Mateo, may mga kulto. So, church, kaya ginagawa natin sa modern times, pinapangalanan natin. Okay? So, bali, ito pala yung pangalan natin ngayon, ha? Ngayon, yun. Okay? Yan yung mga magiging pangalan. Discerning Word Baptist Church. So, bakit pastor mo yung ganun? Kasi nga, para ma-distinguish. Okay? Kasi ang church is sa Kalipulan. So, may church doon, may church doon, may church dito. Ano church yung tukoy mo? Yan nga yung ano. Discerning Word Baptist Church. Ah, kilala ko yan. Okay? So, kaya, yan ha. Tandaan yan. Kinakausap sila ni Paul. Sinusulatan sila. Bakit? May kita natin naman yan. The church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus. Pansinin nyo, medyo natapos tayo dito nung ating church history, di ba? Sabi dyan, ang mga church members, sino daw? Sabi dyan, to them that are sanctified in Christ Jesus. Ibig sabihin, mga ligtas, nilinis, pinaging banal. Okay? So, hindi basta-basta church lang na punta ka lang dito, member ka na. So, itong mga taga-sisigs, wala pa na-baptize sa inyo, di ba? Pero ligtas na ba kayo? Okay. Ang next dyan, baptism. Kung gusto nyo magpa-baptize, sabihin nyo lang sa akin, para sa yung baptism, para ceremonies lang ba yon? Isa yon pero hindi lang. Okay, may symbolism yon ng pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. So, ginagawa natin yon bilang inordain kasi ng Panginoon yun. So, inutos ba na gawin natin? Hindi yung papalitan yun. Walang kapalit yun. Katulad ng Lord's Supper, sinabi niya, gawin nyo yan. Baptism, gawin nyo yan. Okay? Basta takot ako sa tubig eh. Gusto ko shower. Catholic yun. Huwag siya. Wisik-wisik. Okay, so sa baptism, nilulubog sa tubig. Okay, para sa inyo, parang ganun na rin yun, parang member na rin kayo. Ngayon, sa atin, banggitin ko na rin, ha? Automatic membership kasi sa atin. Alamat nga, dito si Denver, tsaka si Irene. Kasi sa atin, ibig sabihin ng automatic assumed membership, ibig sabihin, kunwari, nabaptize ka last 5 years ago, hindi ka na umaatin, pwede mo sabihin member ka ng church? Diba? Parang, oo, kasi nabaptize ako dun eh. Hindi ka na umaatin. Pag member kasi, alam nyo ba yung member, yung sabihin nyo, parang party ng katawan. Ngayon, pwede magpahinga yung paa pag napagod yung paa, di ba? Ang kikilos naman yung kamay. Minsan, ganun sa church. Kaya katulad kanina, wala si Brad, ako nagpakanta. Pero member pa rin siya, nahuli lang saglit, di ba? Minsan, pag mayroon tayong activity, minsan, hindi kasama yung iba. Pero member ka pa rin kasi, active member ka. Amen? So, ngayon, meron naman tayong mga member dito, tinitiwalag. Tinitiwalag na ba tayo? Sino? Parang, si? Wala pa. Disiplina. Wala pa naman. Bago lang tayo eh. Ibig sabihin, dinidisiplina. Kunwari, si kunwari lang ha. Total, kayo pa lang mag-ano dito eh. Sabi ko, kayo pa rin ba? Oh. So, anong ano natin? Ang rule natin dito is, alala, kalimutan ko tuloy. Ano rule natin? Siyempre, hindi kayo pwede. Huwag muna. Bata pa kayo, di ba? Ngayon, magkaibigan, pray for each other. Ganun lang. Hindi kayo pwede mag-date-date dyan. Mag-ano kayo. Ano kayo? Mare,
Nalimutan ko yung mga terms eh. Yung mga ano, gagala kayo, tapos kayo lang andun. Tama ba yun? Diba? Alam nyo naman yan eh. So, bawal yun. Pag nabalitaan ko yun, kausapin ko kayo. Okay? Ano pa? Magsasama, huwag kayo, bag, hindi man nag-isama, diba? Lead-in. Hindi maganda yun. Okay? Sa atin, bawal yun. So, either magpakasal kayo kung talagang hindi na kayo makapagpigil, diba? May pabaon naman na kayo. Pakasal kayo, di okay, di ba? Pero hindi kayo pwede mag-live-in tapos member kayo dito, okay? Ganun yun, ha? Nakinig ba? Baka naisip mo na ba yung Carl? Okay. Kung tayo punta doon. Yun nga, kasi tayo pinaging banal at kay member ng church. Pag sabi nga nila, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan, di ba? Sa Bible, ganun kasi yun. Lahat kayo member dito. Pag yung isa sa inyo nagwawala, okay, di maayos yung buhay, okay, nasasaktan yung church. Kasi pag may pumunta, Pastor, member nyo ba yan si, ano, si Carl? Binasag yung salamin namin dun eh. Tapos nagmumura dun, no? Puro mura lagi, ang bastos. So. Angit naman, di ba? Sabihin, ganyan ba yung church nyo? So, ganun yun. Kaya, kaya pinagiging banal ka, pag banal ka, again, dalawa kasi yung pagiging banal eh. Alam nyo naman yan. Pagligtas ka na, banal ka na. Positionally, ang tawag doon. Itindihan nyo ba yun? Kasi nga, anak ka ng Diyos eh. Sigurado ka sa langit. So, positionally, banal ka, ikaw ay sanctified. Pero may sinasabi kasi sanctification na patuloy. Okay? So, habang ikaw ay, kunwari, si Rain ay naging member last, anong kailangan ka, Brad? Naalala mo pa, kailangan na October, basta last month lang, di ba? So, ngayon, habang siya ay nagiging active member, ano, nakikinig siya sa salita ng Diyos, pinapailalim niya yung sarili niya sa leadership ng pastor, musunod siya, ano nangyari? Layo siya nagiging banal, di ba? So, ganun tayong lahat, wala namang perfecto sa atin dito. Okay, kaya, pero gusto ko sabihin doon, yan ang mga member, okay? So, hindi yan sa papel, meron kang kilala, ganun eh. Saan ba member yan? Hindi umatin ng matagal, pero nung namatay, saka, doon pala siyang member. Hindi siya member doon. Okay, nakasulat lang siya doon. Pero walang halaga yon sa Panginoon. Amen? Called to be saints, yan na. Nabanggit ba natin ito nung November 1? Tama-tama eh. November. Sinabing saints, hindi yan mga multo ah. Hindi yan patay na. Kinakausap niya eh. Malinaw ah. So again, yung Catholic naman ang naturo niya eh, na yung santo nila, matagal nang patay, kasi kaka-canonize ng Pope tsaka ng mga council. So, kaya, bihira yung santo sa kanila. Ganun yun. So, mali yun. Ito, lahat to, mga buhay pa to, kinakausap, sinulatan nga sila ni Paul eh. Malamang, buhay pa yan, di ba? Kasi sabi dito, kayo ay sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Mga saints na sila, doon pa lang. Okay? Kaya, yun. Kaya, embrace yun na yun. Iba kasi, hindi ako saint. Baka nga, hindi talaga saint yun. Pero tayo, saint tayo. Ay, huwag mo nang ilagay sa pangalan mo yun. Baka ilagay mo yun sa, ano, sa test paper mo. Saint Rain. Sa atin na lang yun. Anyway, with all that, in every place call upon the name of the Lord Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. So, nakita niyo mapa kanina. Ibig sabihin nito, itong Corinthians, primarily, sinulat ng mga taga-Corinthians. Pero, may clue dito na parang sa lakad pala to eh. Di ba? Kaya nga tayo ngayon, inaaral natin to. May sabi niyan eh, with all that in every place, call upon the name, basta ligtas ka, basta mananampalataya ka, para sa'yo din tong letter. But again, primarily, taga-Corinthians. Okay? So, both theirs and ours, ibig sabihin lang yan, si Jesus ay sa atin at sa kanila rin. Ibig sabihin, hindi exclusive si Jesus sa'yo lang. Ngayon, minsan tinatawag ko, Panginoon ko. Hindi ko inaangkin yun. Ibig sabihin ko ay, personally, sa'kin siya. At ako'y sa kanya. Ibig sabihin lang na nice, malapit yung relationship. Okay? Grace be unto you and peace from God our Father
and from the Lord Jesus Christ. So napakadalas itong greeting na to, magkasama lagi, grace and peace. Madalas sa Bible, lalo sa letter ni Paul. Bakit? Anong kinalaman ng grace and peace? So, ikaw ba, pag hindi ka ligtas, may kapayapaan ka ba? Minsan, kayo ganun din, sa Facebook, you know? Nakakaawa din itong mga to. Pero pag namatay, sabihin, rest in peace. Pero kung sa impyerno ka, rest in peace ba yon? Kaya ako dati, ito kasi mga kaibigan ko sa Facebook, talaga matindi. Kaya minsan nadadamay ako. Pero totoo nga rin eh. Kasi walang katotohanan dun, di ba? Namatay kung sino man yan. Di mo alam kung Kristiyano ba yan, ligtas ba yan. Sabi mo, rest in peace. May mali, di ba? Condolence na lang. Huwag mo sabihin good luck. Huwag ganun. Pero, kaya nga lahat ng kaibigan sa natin, kakilala, share natin ang salita ng Diyos. Amen? Ligtas na ba kayo? Ang mga taga-C6, ha? Bago lang kasi kayo. Rules natin dito, bukod sa walang maingay, walang lalaro. Okay, parang maintindihan nyo, di ba, yung inaaral natin. Okay? So, grace, ibig sabihin, yan ay pabor. Okay? Sa kaligtasan, yan ay unmerited favor. So, pag ikaw ay ligtas, talaga may grace ka at may kapayapaan. Kapag wala, wala yun. Inaangkin mo lang yung wala naman sa'yo. So kahit ako po, nabanggit ko sa inyo dati, nag-iingat akong tawagin na kahit sino lang, Brad. O minsan natutokso akong gano'n kasi nga, parang sa panahon natin, parang kahit sino, Brad, boss, sir, di ba? So pero iniingatan ko yan na isipin niya na kapatid ko siyang hindi naman. Okay? So kaya yan, peace from God our Father. So yung mga ligtas, anak ng Diyos, at pwede mo sabihin, anak, tatay mo ang Panginoon, ang Diyos. Amen? And from the Lord Jesus Christ. Okay. So, hindi lang niya inuulit-ulit yan, ha? Lord Jesus, may ibig sabihin sa Kanya yan. So, iwasan natin na tayo ay maging mababaw dyan sa mga bagay na yan. Okay? Pangalan ng Panginoon. Hindi yung inuulit-ulit lang dito para lang wala. Anyway, I thank my God always. Again, sino nagsalita dito? Ang sumulat ay si Paul, the apostle. Very famous apostle. Siya daw ay nagpapasalamat sa Diyos lagi. Bakit? On your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ. Sa Tagalog po, Tagalogin ko ha. Katulad niyan, ako po ay nauto ha pag andito kayo. Okay? Hindi ko man alam ginawa niyo buong hapon, buong wagdamag, buong linggo. Hindi ko alam. Pero malamang sa hindi, pag nasa church kayo, nagtipon tayo dito, malamang andun yung tiwala niya sa Diyos, di ba? Gusto niya siyang makita, mga mananampalataya, gusto niya marinig na naman yung salita ng Diyos. So, ganun po yan. Ngayon ito, sinulatan niya nga lang yung taga-Corinthians. Ibig sabihin, alam niya na yung grace of God is, tawag ito, ay nag-a-abound sa mga taga-Corinthians. So, yun ang gusto natin mangyari sa atin. Hindi lang yung pagbati, ano yung sabihin nung yung grace ng Diyos ay binigay. Siyempre, again, naligtas ka. Pangalawa, lumalago ka. Okay, wala kayong sabihin natin matinding problema dahil sa kasalanan nyo, kaya kayo pinapalo ng Diyos. Wala masyadong ganun. Ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos, nandiyan. Amen? Kasi sabi yung given nyo by Jesus Christ, ibig sabihin, nagtitiwala kasi kayo. Yung mga taong hindi nagtitiwala, sabihin natin, ligtas yan. Pero hindi na nagtiwala sa Diyos. Anong ginagawa ng mga tao walang tiwala sa Diyos? Wala nang pakialam, hindi na babasahin to, okay, hindi na mag-pray. Bato mag-pray, wala nang pakialam sa Diyos eh. Hindi nag-a-abound yung grace sa kanila ng Diyos. Amen? Yan ang malungkot. So ngayon, again, nabanggit ko kanina, may mga problema nandito sa church na to. Pero still, sa pangkalahatan ba? Amen? At least nagpapatuloy yung kanilang gawain. At least nag-meet pa sila. Hindi katulad ng iba na hindi mo alam kung church pa. Okay? So yan. Kaya nagpapasalamat si Paul kasi nga, siya yung nag-establish ng mga churches dyan. Hindi gusto ni Paul na isang araw, yung church na in-establish niya, hindi nagtitipon sila, di ba? After 1 year, after 2 years, nagkatamaran na, nagkadamay-damayan na, huwag na tayo mag-church. Di ba? So parang nakakalungkot yun, talaga nakakalungkot. Para bang, ano, nasa na yung biyaya ng Diyos dyan? Ano na nangyari? Kinapos. Diba?
So, kasalanan natin yun pag nangyari yun. So, I hope hindi. Okay. Yan lang. So, sabihin niya pa dito, that in everything, bakit niya nasabing ang biyaya ng Diyos nasa kanila? Sabi dito, that in everything you're enriched by Him. Nung mayaman kaya itong mga to? Hindi lagi sa pera. Okay? Ibig sabihin, pinagyayaman kayo ng Diyos. Ibig sabihin, lumalago kayo. Pwede rin yun. Kasi pag masipag ka talaga, pagpalain ka ng Diyos. Amen? Gusto mo pagpalain ng Diyos, Irene? Amen. Okay, Rosanne. Lahat kayo, pag nakikita kayo dito, nakikita ko future nyo. Yung mga taga-sisik, sana, ganun din. Patuloy lang kayo, amen? Sabi dito, then everything, hindi lang sa pera, hindi lang sa gumaganda yung relasyon ng mag-asawa. Kasi nagtitiwala sila sa Diyos eh. Isa yun dapat. Hindi nagkakagalit-galit kayo. Habang nag-church kayo, and dito na nga kayo sa Diyos, nagkakagalit-galit pa kayo, ano ba yun? Nangyayari din yung hindi kayo lumalago. Okay? So again, ito yung sasabi ni pinagpapasalamat ni Paul. Sabi, in all utterance, ibig sabihin, pati salita. Alam nyo ba na ikaw pag tumatalino ka, gumaganda rin yung lumalabas sa bibig mo. Hindi ka kung dati kang palamura, ngayon hindi na, di ba? Okay? At bakit umaayos yung iyong pananalita? Eh kasi maayos din yung iyong pangunawa. Okay? Ganun yan. So, gusto nyo ba yon? So, paano kayo lalago sa pangunawa saka sa pananalita? Hinga. Joshua. Paano ka lalago? Sa pananalita. Eh, hindi ka nag-asalita eh. Nag-asalita ka rin. Sino ba tahimik dito? Si Pamela, tahimik lang yan. Pero pag tinanong, salita. Yun ang tama, mga bata. Ha? Ganun yun, ha? Pag tinatanong ka na, hindi ka pa nagsasalita, parang yung nagtatanong sa'yo, ano ba ginawa ako? Diba? Diba? So, nagsasalita din. Amen? So, ganun yun. Pag kayo natututo, kasi naikinig kayo, alam nyo na yung sasabihin nyo. Okay? Ay, nagtatampo din naman ako sa iba sa inyo. Sa ibang lugar, ang daldal. Pero pag tinanong na dito, hindi na. Kasi nga, hindi kayo conversant sa ating topic. Kasi either hindi kayo nakikinig, di pa kayo nagkakanindi. Ngayon, mga bago, okay lang yan. Okay lang, walang problema. Kayo ay observe lang, ganyan lang naman yan eh. Pero habang ikaw ay natututo na, salita ng Diyos pa yung natutunan mo, later, hindi ka mahihiya magsalita kasi yung mga sasabihin mo, nakaayon eh. Sa salita ng Diyos, hindi ka mahihiya. For example, may nagdadrag sa inyo. Mari lang, ha? Meron ba doon? Wala, salamat. Kasi may mga ganun place, eh. Di ba? Kunwari lang, may... Hindi, magnanakaw na lang, kunwari. Mga kaibigan nyo doon, di ba? Anong madalas ninanakaw ng mga bata? Ay, kung tayo doon, daming bike doon, no? Bakal. Sabi mo, masama yan! Ang sabi sa'yo, ang sabi masama? Sino nagsabi masama? Ano sabi mo? Eh, hindi naman nila kailangan to. Dami naman nilang bike eh. Nakauwi natin yung isa. Tama ba yun, Carl? Hindi, di ba? Paano mo nasabing hindi? Sino nagsabi masama mo ginakaw? Ha? Di ba? Masama magnakaw. Sino nagsabi masama magnakaw? Yun. Pag alam mo yung salita ng Diyos, hindi lang ikaw yun. Sa palagay ko, masama magnakaw. Hindi, sinabi ng Diyos yun eh. Rule yun sa lahat. Kahit maliit, kahit malaki, kahit kanino. Okay, pag nanonood ka ng mga pelikula, alam nyo ba yung Robin Hood? Yan ang sikat dati. Ngayon, di na ata. No? Hawkeye na, saka ano. Yung Robin Hood, ang kwento nung pambira, magnanakaw siya eh. Pero nanakawan niya yung mayaman. Sabay bibigay sa mahirap. Tama ba yun? Ha? Nanakawan ko yung mayaman, bibigay ko sa mahirap. Diba? Mga ano yun eh. Mga politiko. Ganun ang ano ng mga politiko eh. Nagbibida yun. So, hindi tama yun. Okay? So, pag alam mo sa salita ng Diyos, kung ano yung tama at mali, malakas ang loob mo. Amen? At alam mo kasi. So, ikaw ay nai-enrich in all utterance and knowledge, even as the testimony of Christ
was confirmed in you. Ang sabihin nun, magkakadugsong yun ha, ibig sabihin, bakit ka tumatapang? Bakit ka tumatalino? Kasi yung mga nalalaman mo, hindi kung sino-sino na nagsabi. Chismis, ano yun? Fake news. Pag sinabi ng Panginoon yan, confirmed yun. Alam niyo yung confirmed? Check, di ba? O kaya ka na, narinig ko, pa may sinabi mo bang ganun? Sabi kasi sa akin ni Denver, sinabi sa akin, Pastor, ano daw tayo? Ano ba? May bisita daw tayo, madami, sa Linggo. Sabi ni Pamela, sabi ni Denver sa akin. So, anong gagawin ko kay Pamela? Iko-confirm ko, kasi pag-aandaan natin yun eh. So, pag sinabi niyang, opo, Pastor, tama po yan. Ah, yung confirm. Okay, naintindihan niya, mga bata, confirm. Naintindihan niya, sabihin niya nga, confirm. Okay, pag sinabing confirm, sigurado. So ngayon, yung mga katotohanan nga, no? Especially sa ganitong mga bagay, no? Nagagawin ang kaligtasan, sigurado ba yan? May impirma kaya talaga? Sabi nung iba, paghihirap lang daw yung impyerno dito sa lupa eh. Eh sinabi ni Jesus, diniscribe niya pa. Mainit, ang apoy ay hindi namamatay, hindi kayang patayin ang apoy, may mga uod, kadiri, mabaho, madilim. Sila bang mabaho? Ano, wala na, pero na-imagine ko lang. May uod, saka, anyway, sinabi ni Jesus yun. So, paano yan? So, hindi mo yun madi-deny. Amen? So, kaya nga, ulitin ko, even the testimony, basta hindi lang testimony, pag sinabing testimony, ano yung testimony? Patotoo. Ano yung sabihin patotoo? Madalas siya sinasabi, kunwari, si, yun na naman, kunwari, ano ba? Kunwari, si Christy naman. Sabi ni Lady, mabait na bata yan, si Christine. Paano mo nasabi? Eh, may nagsabi rin, si Rosan, sabi, hindi, talaga, mabait talaga yan si Christine. Hindi naman ata eh. Hindi, eto, sabihin na, mga testimony yun ng mga iba-ibang tao, yung sabihin, okay? Yung sinasabi nila, pinapatotohanan nila about certain people or certain things. So, ngayon, si Jesus, ano pong pinatotohanan niya? Again, yung kaligtasan na yan. Yan, judgment later. Yung mga sa impyerno, yung mga hindi maliligtas, and then may kaligtasan sa langit. Paulit-ulit yung kay Jesus eh. So, kaya na-confirm sa atin. Amen? Yan. So, gusto ko lang sabihin din, no? Kasi yung mga bata is, hindi ko inaasahan lahat kayo maniwala sa lahat ng sinasabi ko agad-agad. Okay? So, madalas talaga, hindi lang madalas, talagang lagi, maintindihan yung mga bagay-bagay pag lagi nyo naririnig. Wala, pag yan, attentive kayo sa pakikinig. Pag si Pastor may sinabi dati, ngayon iba na, ano yung sabihin nun? Baka hindi ako sigurado sinasabi ko. Kasi sinabi, Pastor, sabi mo ano dati, ganyan. Ngayon, may mga nagkakamali rin ng taon. Pero, yung mga sinisigaw ko pa dito, ganito yan, tapos mamaya iba na. So, hindi na ako confirm. Okay? So, yun. So, ganun po yan. Habang kayo tumatagal sa church, saka nyo lang, actually, marami kayo maintindihan, maku-confirm sa buhay nyo na hindi lang dahil isa, dalawang beses yung narinig. Kasi nakita nyo din. Amen? Or minsan, nagtatanong kayo, totoo ba talaga yung mga Baptist? Eh, meron namang ibang church? So, ikukumpanan nyo ngayon lahat ngayon. Mga turo natin dito, tinuturo natin sa kanila, tinuturo sa kanila. Pagkukumparahin mo yon, tapos saka mo maintindihan, talagang totoo pala yung sinasabi, salita ng Diyos. At yung mga Baptist churches. Again, yung Baptist churches, madali rin, ano yan, minsan eh. Gayahe, pero, anyway. Doon yung minsan makakonfirm yung mga bagay-bagay. Okay, so, next is, sabi nito, so that he come behind in no gift. Sa Tagalog, upanawa kayo ay hindi mahuli sa walang regalo. Ibig sabihin ito, katulad niya, di ba? Kailan lang, nagkaroon tayo mga regalo or actually reward sa ibang tao dito, di ba? Later, sa December, marami na namang gift. Alam na ba ng taga-C6 yun? Di ba? So, ano yan? Rewards yan, okay? Pero yung iba, gift, ibig sabihin, walang bayad.
So, magugulat ka na lang, ba't biglang sa araw na to may binigay sa lahat or sa ibang tao, binigay, di ba? Alam nyo ba, mga bata especially, yung ibang knowledge na pwede mong magkaroon ikaw, makamtan, yung iba wala nun. Either hindi nakikinig, andito nga, hindi nakikinig, or talagang wala dito. Marami kami makasama dito ngayon, wala na ngayon. Anong ginagawa nila? Ewan ko, sana. Ako, panalangin ko sa inyo, kung ayaw nyo sa mukha ni Pastor, maghanap kayo ng, kung ligtas kayo ha, kung ano, talagang ano, si Pamela, ayaw ko sa mukha ni Pastor Ace eh. Pero ligtas naman siya, kunwari lang. So, ang gusto kong gawin nyo sana, humanap kayo ng another maayos na church, Baptist Church. Yun ang ano, yun ang ligtas ka talaga nun. Yung iba ginagawa, pag umalis dito, ay ako, naglilingkod naman ako sa Diyos, pero wala kang church. Ano yun? Sa daming churches dyan. So, isabihin, hindi lang ako yung inayawan mo, pati lahat ng Baptist, inayawan mo na. Baka ayaw mo na sa Bible. Okay? Anyway, pinasa ko lang yun. So, ibig sabihin ito, gusto kong sabihin dito, pag ikaw daw ay, yung mga nagbanggit kanina dito, una, naligtas ka, tapos tinitignan mo yung testimony ng Panginoong Jesus, ikaw daw ay hindi mahuhuli sa regalo. Okay? So, may mga, ano, may instances na ganun, di ba? Minsan, una, dumating kung sino, nagbigay ng regalo, wala ka. Ano mangyayari? Kailangan naman tawagin, regalo yun, wala na. So kasi sabi dito, more on knowledge to eh. Kanina pa natin inaano, di ba? Kaya sinusulatan nga sila ngayon para yung at least yung iba, wala, hindi nakinig mag-Christy Paul. O tayo mga bata, di ba? Narinig sinila sa Paul dati, ngayon wala na si Paul, hindi na makapunta doon. At least na sa letter. Okay? Pag binasa mo ngayon yung letter, maintindihan mo rin yung dapat mong maintindihan. Okay? At sabi niya, waiting for the coming of our Lord Jesus. Kaya isabihin ito, tinutukoy pa rito yung mga Kristiyanong nagtatapat. Okay? Isa sa mga, by the way, anong isabihin ng waiting sa atin? Ibig sabihin, maghintay eh. Pero madalas, napakadalas ng waiting sa Bible. Na, ano ibig sabihin niyan? Ano ba? Ibig sabihin ng waiting. O, naghihintay. Ano pa? Sa Old Testament, ibig sabihin, waiting, I'm waiting on this leader, parang gano'n, waiting at the table of, or waiting at the room of, ibig sabihin na naglilingkod. Okay, tandaan niya na, naglilingkod. Kaya pag sinabi yung sa Isaiah, ano ba yun, 40, alam mo ba yun, 39, but they that wait upon the Lord, hintay ka lang pala, gano'n, hintay lang ako ng magpapala. But kaya wala pa. Hindi gano'n, pag wait, naglilingkod yun, alam niyo ba yung naglilingkod? Naglilingkod, habang inihintay mo yung blessing, yung promotion, lingkod ka lang, naglilingkod ka lang. Hindi ka bumibitaw, okay? Nasabi dito, yung tinutukoy niya ulit, ha? Waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Sino itong mga tayo? Ito yung managtatapat. Hindi ako maniniwala sabihin kasama ka dito na, yun nga, nag-backslide ka na, matagal na. Kasi kasama ka, waiting. Gusto ko nang dumating ang Panginoon, pero hindi ka naglilingkod. Mali yun. Okay, tapusin natin hanggang 9. Kasi ganyan ang introduction eh. Who? Sino yung who? Si Jesus. Kasi yung huling ano eh, antecedent niya, di ba? Who shall also confirm you unto the end. So, kanina sinabi na, kinonfirm niya na yung testimony. Pero ngayon dito, ikaw yung i-confirm niya. Ano yung sabihin nun? Hanggang sa wakas. Ano, saan yung wakas? Pwedeng wakas ng time o pwedeng wakas ng buhay mo. Amen? Pag namatay ka na. Ibig sabihin ito, kaya mga kabataan ha, pag nagkamali kayo, for example, sa buhay, wala ka namang pag-asa. Pastor, nag-backslide ako ng how many months? Eh di, huwag na lang ako bumalik kahit kailan. Tama ba yun? Mas maganda, bumalik ka pa rin. Bumalik ka lang din. As then, after na bumalik ka, magbalik loob ka, maglingkod ka ulit, tuloy-tuloy mo na. Yun ang ano, tama kasi wala namang kahit isang taong hindi nag-backslide. Alam nyo ba yon? At ang pangako pa ng Panginoon dito, siya yung magko-confirm sa'yo hanggang sa wakas. So, talaga magpatuloy tayo. Sabi doon, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. So, yung the day of the Lord Jesus Christ, laging binabanggit yan. Ibig sabihin, isang araw, especially sa time nila na dumating na si Jesus, tapos umalis siya, di ba? Siya yung napunta sa langit, nag-ascend.
At pinangako na siya, ibabalik. Okay? Kaya itong the day of the Lord na to, hinihintay to ng lahat ng Kristiyano. Lagi na babanggit yan. Okay? At sabi dito, maganda, pagdating ng Panginoon, anong kalagayan natin? Nasa kasalanan tayo. Kunwari, si Pamela, kunwari, nagtapat ng 5 years, tapos, kapagod naman, puro Bible, puro ano, gusto ko naman party-party. Ano na ngayon, 2021, kunwari, si Pamela, after, sabi ko, 5 years? 2026. Ilang taong ka na nun? Nag-backslide si Pamela. Eh, doon dumating yung Panginoon, no? Paano yun? Kasi hindi mo alam eh. Kasi sabi dito, hanggang dumating ang Panginoon, dapat tayo ay pagsasabing blameless, hindi naman sinless perfection niya, kasi wala namang ganun. Sinabi yan sa mga pastor, dapat yung mga pastor, blameless. Perfect ba yun? Hindi, sabihin, at least walang masasabi sa'yo yung matinding kasalanan. Kaya sinungaling yan. Manduruga yan, walang ganun. Amen? Kaya dito na tayo last, sabi dito, God is faithful. So bakit napun... Kasi nga, sabi to, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Kasi nga, introduction po ito, no, 1 to 9. Pinapakilala lang niya yung Panginoon. Kung gano'n siya katapat. Kung gano'n siya, i-confirm ka niya. Meron siyang regalo, meron siyang reward din. Ano pa, pagyayamanin ka pa niya. Ganon ang Panginoon. Okay? Kaya sinasabi lang dito, bandang muli, God is faithful. Kasi nga, ganito, sinabi ko, huwag kayong mag-alala sa December, sigurado meron tayong ano, ganyan, ano man yan, regalo, di ba, kunwari, ganun. So, bakit ko kailangan sabihin, huwag kayong mag-alala? Faithful ako, sabihin, hindi ko kayo bibiguin, yan. Ganun din yung mga kinakasal, di ba? Kaya maganda yung mga topic na ganyan, ano sabihin ng faithful? Matapat, isa lang ang mamahalin mo at siya lang. Yun ang faithful. Ganun ba kayo, mga lalaki? Gawin yung ganun kayo. Okay? Pag-aralan nyo na maging ganun kayo para masaya yung pamilya nyo. Amen? Kikilala ba kayo ng maraming asawa? Maganda yung buhay? Wala. Kailan lang, katatapos ko naman kay Solomon. Dami niyang asawa eh. Matalino siya. Sa labas, pwede mo sabihin, okay ito si Solomon. Hindi rin. Yung pangako ng Diyos sa kanila na nasira dahil sa kanya eh. Okay? So, walang maayos na pamilya na hindi faithful yung mag-asawa. Laging may something na may mali dyan, may sayang dyan. Amen? Hindi maganda, hindi blessing. Okay, kaya sabi nito, God is faithful. Sinasabi niya, kung tayo daw ay magtatapat sa Diyos, ang Diyos sigurado tapat sa atin. Tindihan nyo ba yun? Sabihin kasi ganito, yung mga nagtatanong, especially ngayon, uso nga ngayon yan, yung mga Calvinist nga kasi, tsaka yung mga ibang preacher na, kahit anong mangyari, sigurado, pagpapalayan ka ng Diyos. Kaya pag kayo, naligaw kayo sa mga Pentecostal, puro ganun sasabihin nun, binobola kayo, pagpapalayan ka ng Diyos, pagpapalayan ka ng Diyos. Ano yun? Automatic ba yun? O kailangan may gawin ka rin. Walang libre, amen, sa earth. Kung may naglibre sa atin, may nagbayad pa rin nun. Nilibre tayo na nagbayad. Salamat doon. Sino man yun. Amen? Pero walang libre dito. Huwag kayong aasa, mga kapatid. Amen? Kahit mga bata, huwag kayong aasang ganun. Kaya minsan may mga, sa inyo may nakikita akong ganun minsan, di ba? Wala naman dito eh. Naasar ako pag ganun eh. Kanin pa dito, kanin! Inaawa na ako kay itong mga naglilingkod sa inyo dito eh. Hindi naman sila binabayaran dito. Amen? Para magluto sa inyo. So, kaya at least konting hiya naman, di ba? Punta ka punta doon. Kasi, sa reward, ayan, ang Diyos, pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Pero, may sinabi rin kasi siya. No? May sinabi siya, maglingkod ka sa akin, magtapat ka sa akin, pagpapalain kita. So, at, basta gawin mo lang yung party mo, magtapat ka, okay? Hindi nyo naman kaya lahat gawin agad, di ba, mga bata? Ngayon, kayo, atin-atin pa lang kayo eh. Pero at least makinig. Pag hindi kayo naikinig dyan, huwag kayong umasa ng blessing dyan. Amen? Kasi yung pinakasimple dyan eh. Eh, okay, kitang-kita ko naman dito kung sino hindi naikinig dito.
Kaya minsan baka yung iba sa inyo aasa, "Stol, bakit ganyan siya? Ganyan-ganyan." Ako, wala. Wala nang obligation sa inyo, di ba? Mayroon ba? Again, yung mga the word na yan, ano lang, dumarating lang yan. Huwag yung asahan yan. Hindi ganun sa church. Kami dati, wala nga kami ganyan eh. Ang pinaka-reward na nakuha ko nun, dati, ano, maliit na Bible. Yun, yun ako ko nun. Kasi medyo matanda na ako, tagal ko na sa church. Siyempre, hindi ako maasa ng ganun kay pastor. Ngayon, nung medyo pinagpala na yung church, mention, every year, meron yung mga tatay, tsaka yung nanay. Yun na yun. Okay, so, huwag kayong aasa, pero makakaasa actually kayo pag kayo ay tapat. Amen? Masipag ka, naikinig ka. Sabi niya, pagpapalain ka, pag tumalino ka na, alam mo yung gagawin sa buhay mo eh. Kulang pa ba yun? Sabi nga nila, di ba, teach, ano yun? Give a man a fish and he will, sabi niya, hingi siya ng hingi ng isda or pagkain. Pero tuluan mo yung mangisda, ano mangyari? Hindi ka na niya kailangan. Pag marunong na siya, siya na yung mangingisda. So sa buhay natin, ganito yan. Spiritual. Ang spiritual nil, sakop natin lahat dito. Hindi lang yung pagkatrabaho. Yung ayusin mo yung buhay mo, pati yung matutulungan mo iba, kasama yan. Magpapalain ka ng Diyos yan. Again, kung ikaw ay magtatapat. Okay, so God is faithful. Are you faithful? Gawin yung faithful yung sarili nyo. Paano magtatapat sa Diyos? Yung pinakasimple, again, mag-pray, magbasa ng Bible, at umattend. Attend ka lang. Sige, pastor, wala pa akong alam dyan eh. Sige, attend ka lang. Makinig ka lang. Okay? Huwag yung andito ka, iba iniisip mo. Okay? Magtapat ka, ang Diyos ay matapat. Sabi dyan, whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So, busin natin dyan. So, ibig sabihin ng called into the fellowship, ibig sabihin, dito sa church, huwag mong asahan na tayo ay gusto mo, puro happy-happy. Okay, ang fellowship talaga ng mga Kristiyano, ito, salita ng Diyos. Yan ang fellowship natin, hindi tayo yung, ano, minsan may kainan, di ba? Minsan, wala. Pero yan, pag-uusapan natin, hindi puro trabaho, hindi puro networking, hindi puro forma. Minsan-minsan, meron din, pero hindi, yung networking, ayoko nun eh. Okay? So, kung naboboring ka, salita ng Diyos, ayun ang dali lang. May something wrong, di ba? So, hindi, iba kasi ginagawa ganun. So, pastor, boring naman sa church, pwede ba may ganyan? So, ngayon, minsan may ginagawa natin yun, pero konting-konti lang yun. Ang pinaka-main natin dito na pag fellowshipan is salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay. Basta na-boring pa rin ako eh. Pag nag-spiritual ka, hindi ka na-boring. Automatic yan. Okay, hindi automatic. Walang automatic. Kailangan mong ano. Pero malaking chance mo na ano, hindi ka ma-boring salita ng Diyos. Ngayon, itong mga bata, okay lang yan. Ako, tiyaga ako dyan. Hindi ako napipikon dyan. Nag-ganto kaliit. Amen? May question ba? Sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa introduction, Panginoon, ng book of 1 Corinthians, Panginoon, na aralin namin for the ilang linggo to, Lord. We pray na maging pagpapala sa bawat isa. Basahin din nila in advance. Makita namin na napakaganda kahit ito yung letter sa Church ng Corinthians. Ito po yung aming pagkakitaan, Panginoon, pagkukuhaan ng aral na applicable exactly sa amin, Panginoon, year 2021. So, I pray na kayo po yung walain niyo, Lord. Aming pag-aaral, encourage siya po ang bawat isa, Panginoon, na umatid lagi, makinig, at pray, Panginoon, makaisa dito, Lord, sa aming mga gawain, Panginoon. Kaya malalati, in Jesus' name we pray. Amen.